Sa panahon ngayon ay nauuso ang mga pelikulang may kinalaman sa mga zombie, mga nilalang na kumakain ng laman ng tao na tila kinukuha na nila ng lakas. Marami sa mga tao ngayon ang nahuhumaling sa mga ganitong klase ng pelikula, lalo na yung mula sa ibang bansa. Pero alam nyo ba na hindi mo na pala kailangan pang manood ng mga pelikula ng ibang bansa kung ganitong tema lang din naman ang hanap mo? Dahil dito sa Pilipinas ay may sarili tayong klase ng kwento na tiyak na makapagpapanindig ng balahibo mo. At kung nakukulangan ka pa, alam mo ba na hindi lang pala ito basta kwento kundi nangyari talaga sa totoong buhay noong mga unang panahon sa Pilipinas? Ang aking tinutukoy ay tungkol sa isang tribo sa Pilipinas na pinagpiestahan ang utak ng mga tao at kanilang pinagsalusaluhan. Ito ay pinatotohanan ng isang manlalakbay na nakarating noon sa Pilipinas. Anong tribo nga ba ito at saan sila matatagpuan sa Pilipinas? Totoo nga bang may ganitong klase ng tribo sa Pilipinas noon? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan niyo akong balikan ng kasaysayan upang alamin at kilalanin ang isang tribo sa Pilipinas na kumakain umano ng utak ng tao. Kung sa tingin nyo na ang pagkain ng utak ng tao ay para lamang sa mga zombie, alam nyo ba na noong unang panahon sa Pilipinas, hindi na lamang pala mga zombie ang naaakit na kumain ng utak ng tao? Alam ko na hindi kayo naniniwala sa ngayon, pero hayaan nyong ikwento ko sa inyo ang naging karanasan ni Paul de la Gironier, isang manlalakbay na Pranses na nakarating sa Pilipinas upang hanapin ang kanyang sarili. Lingid sa kanyang kaalaman na sa Pilipinas niya pala mararanasan ang isang pangyayaring hinding-hindi niya makakalimutan sa kanyang buhay. Ang naging buhay paglalakbay ni Paul ay isinulat niya sa isang libro at naging best-selling mid-19th century travelogue. Ito ay may pamagat na 20 years in the Philippines. Dito niya inilahad ang kanyang naging buhay sa Pilipinas sa loob ng mahigit kumulang 2 dekada. Si Paul de la Gironier ay isang Pranses na manlalakbay. Hilig niyang mag-travel around the world tsaka niya ginagawa ng libro ang kanyang karanasan. Hanggang sa isang araw nga ay napadpad siya sa Pilipinas noong 1820. Ang kanyang pagkahilig sa mga adventure ang nagtulak sa kanya na manatili muna sa Pilipinas. Dito niya ginugol ang kanyang oras at panahon habang ginagawa din niya ang kanyang profesyon bilang isang doktor sa mata. Nakita ni Paul ang kalagayan noon ng Pilipinas kaya naman naisip niya na manatili muna dito upang mas lalo pa siyang humusay sa pagiging doktor. Dahil sa pagkahumaling ni Paul sa Pilipinas, nakadiskubre siya ng isang tinatawag noong Halahala na ngayon ay Rizal Province. Sa lugar na ito ay naging pinuno si Paul at pinamunuan niya ito ng mahabang panahon na marahil kundi dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa, anak at kapatid, ay maaaring mas nanatili pa siya sa Pilipinas ng mas mahabang taon at hindi pa bumalik ng France. May isang pagkakataon noon bilang pinuno noong June 23, 1837 dahil sa husay ni Paul sa agrikultura at pamumuno ay kinilala siya ng Real Sociedad Económica de Amigos del País de Pilipinas. Binigyan siya noon ng 1,000 piso noong panahong iyon dahil sa nagawa niyang makapagpalaki ng nasa 6,000 piraso ng coffee plants, maisa-ayos ang paggawa ng asukal at makapagpagawa ng kauna-unahang plantation railway. Siniguro din noon ni Paul na mayroon siyang magandang ugnayan sa simbahan, kaya naman nakapagpatayo din siya noon ng isang simbahan at mga sabungan din para naman may mapaglibangan ang kanyang mga manggagawa. Matapos mamatay ang kanyang asawa, anak at kapatid, napagpasyahan ni Paul na maglibang at bumalik muli sa Pilipinas. Kasama ang kanyang kanang kamay noon na tinatawag niyang Alila, pinagtas nilang mga kabundukan sa gawing norte. Isa na din sa naging dahilan kung bakit nais niya maglakbay ay upang patotohanan ng mga balita tungkol sa isang grupo ng mga tao o tribo na umano'y kumakain ng utak ng tao. Nais niyang malaman kung paano mamuhay ang mga taong ito at paano sila nakakasurvive sa araw-araw. Ang unang tribong kanilang nakita ay ang mga Tinggian sa Abra. Kapansin-pansin agad ang amoy ng tribong ito dahil ayon kay Paul ay hindi nagpapalit ng damit ang mga ito bilang pagsunod sa kanilang nakaugalian. Madaling nakapalagayan ang loob ng 2 manlalakbay ang grupo at ayon sa kanila ay mababait ang mga ito na taliwas sa kanilang iniisip noong bago pa sila makarating sa lugar. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na magsisimula pa lamang silang masurpresa sa mga susunod na kaganapan.
hanggang sa dumating na nga ang isang araw nang imbitahan silang makisalo sa isang selebrasyon ilang araw lamang mula nang sila ay dumating upang magbunyi ang tribo sa kanilang pagkakapanalo mula sa kanilang mga kalabang tribo. Ang tradisyon na ito ay isang selebrasyon kung saan pagsasalu-saluhan ng tribo ang utak ng mga natalo nilang kalaban. At syempre, bilang panauhin ay kailangan din ni Paul at ng kanyang kasama na tikman at gawin kung ano man ang ginagawa ng tribo. Ayon sa mismong kwento ni Paul, magsisimula ang tradisyon sa pag-upo ng mga sundalo ng tribo at mga pinuno na nakapalibot sa kanilang tinatawag na sagradong lugar habang nasa gitna nila ang isang malaking lagayan ng basi o alak na gawa sa tubo. Sa kanilang paligid ay ang mga nakakalat na ulo din ng kanilang mga kalabang nagapi mula sa ibang mga tribo. Matapos ang maikling mensahe ng pasasalamat at pagbubunyi mula sa mga pinuno ng mandirigma, isa-isa ngayong kukuha ng ulo ang bawat mandirigma at pipili ng sa tingin nilang mas marami ang utak. Bibiyakin nila ang bungo gamit ang sinaunang palakol upang masungkit ang utak mula sa loob nito. At dahil sa medyo buo-buo pa ang utak na kanilang nakuha sa loob ng ulo, tatawagin naman nila ngayon ang mga babaeng tinggian na sila namang magdidikdik at magdudurog sa utak. Hanggang sa maging pino ito at likido na maaari nang ihalo sa basi o sa alak na gawa sa tubo. Pagkatapos gawin ang natunang inumin ay tsaka naman ito pagpapasapasahan ng mga nakapalibot na mandirigma at isa-isa silang lalagok ng manamis na mis na inumin. Dahil sa takot na baka kung anong gawin sa kanila ng tribo, napilitan ang dalawang makilagok sa natunang inumin nang walang sabi-sabi. Inilarawan pa noon ni Paul ang inumin bilang alak mula sa impyerno. Gayunpaman, may mga ekspertong nagsasabing ang kwentong ito ay katahang isip lamang subalit ibang nagiging paliwanag ng kasaysayan dahil ayon din sa isang Amerikanong manlalakbay na nakarating din ng Pilipinas na si Dean Worcester, nakasaksi din siya ng parehong pangyayari na naganap naman sa Kalinga. Ganito din ang naranasan ni William Alexander Pickering na mula sa Europa at naglakbay patungong Asia. Ayon sa kanyang aklat na Pioneering in Formosa noong 1898, ginagawa din ng mga sinaunang Formosan ang parehong tradisyon kung saan inihahalo ang utak ng tao mula sa ulo ng kanilang nagaping kalaban sa kanilang alak tsaka ito iinumin. Sa ngayon ay may mga grupo pa din ng mga kapatid nating tinggian na namamalagi sa mga kabundukan at kapatagan, partikular na sa Abra at parteng Ilocos. Nasisiguro natin na hindi na nila ginagawa ang parehong tradisyon at kaugalian mula sa kanilang mga ninuno. Ito'y parte na lamang ngayon ng nakaraan at ng kanilang mayamang kasaysayan. Tahimik silang namumuhay ngayon at pinapayabong ang kanilang mayamang tradisyon at kultura. Karagdagang kaalaman. Alam niyo ba na ang mga Hapon noong unang panahon sa Pilipinas ay nagsanay din ng gawaing kanibalismo? Maraming mga tao noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig ang nangamatay sa Pilipinas dahil sa kagutuman. Pero ilan sa mga sundalong Hapon na noon ay nasa Pilipinas ay nakaisip ng kakaibang paraan upang maibsan ng kagutuman at hindi mamatay. At yun ay ang pagkain ng laman ng tao. Isang balita ang nooy lumabas mula sa pahayagang The Pittsburgh Press noong Abril taong 1945. Ito ay tungkol sa kwento ni Lieutenant Colonel Robert C. Williams na minsang naging bihag ng mga sundalong Hapon nang siya ay mapadpad sa Leyte. Ayon sa naturang ulat, hindi na lamang basta sinabi dito na meron ngang nagaganap na kainan ng laman sa mga sundalong Hapon, kundi partikular na binanggit kung anong parte ng katawan ng tao ang pinakamasarap kainin. Noong taong 1993, nagrepresenta ng isang pamilya ang isang free legal assistance group mula sa Bukidnon na umunoy naging biktima ng naturang gawain ng mga Hapon. Ayon sa pamilyang ito, ilan sa kanilang mga kamag-anak ay pinagsaluhan ng mga Hapon noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa abogadong si Oscar Musni, nasa 80 katao na karamihan ay mula sa iba't ibang tribu ang walang awang pinaslang ng mga Hapon upang kainin ang mga ito. Nagpakita pa sila ng mga pira-piraso ng buto na umunoy labi ng kanilang mga kamag-anak noong unang panahon. Samantala, isa pang nakakagulat na kaalaman, hindi na lamang pala dahil sa kagutuman kaya kumakain ng tao ang mga Hapon noon. Ayon sa Japanese writer na si Toshiyuki Tanaka, mayakda ng isang eye-opening book na Hidden Horrors, Japanese War Crimes in World War II, ay aksidenteng nakadiskubre ng mga dokumento na may kinalaman sa mga nangyari noong World War II mula sa isang Australian government archives. Ang mga dokumentong ito ay nagpapakita na may nangyari ang mahigit sa 100 insidente ng kanibalismo kabilang na sa bansang Pilipinas.
At ang mas matindi, hindi ito dahil sa kagutuman ng mga Hapon, kundi sa pilitang pinapakain ng mga sundalong Hapon ng kanilang mga superior dahil pinaniniwalaan nila na ang pagkain ng laman ng tao ay nakapagpapalakas ng katawan at nakapagpapatapang ng kahit na sinuman. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ng ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!